Sisimulan na ng Senado sa susunod na linggo ang pagdinig kaugnay sa economic charter change. Nilino naman ni Senator Aimee Marcos na hindi sila tutol sa Chacha maging sa People's Initiative. May report si Daniel Manalastas. Matapos ang kaliwatkaan ng patutsadahan ng mga senador at kongresista, mukhang uusad na sa Senado ang economic charter change. Matapos kumpirmahin ni Senate President Juan Miguel Zubiri na sisimulan na nila sa susunod na linggo ang talakayan nito sa bubuoing subcommittee na pangungunahan ni Senator Sunny Angara. Sa gitna rin ng bangayan sa People's Initiative, mas makakahinga na raw sila ng maluwag pero patuloy pa rin magbabantay. Sabi ko nga, ibaba natin yung temperatura ng politika na yun. Ako naman, back to work na muna kami. We don't want to answer issues about this PI anymore. As far as we're concerned, it's moot and academic. Nagsalita na po yung COMELEC. And of course, gusto na namin balik trabaho pagdating po sa legislation. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, isang napakalaking hakbang ito tungo sa inaabangang constitutional amendments. Asahanaan niya ng mga senador na kasama nila ang Kamara sa misyong ito at handa ang Kamara na umaksyon at aprubahan ang mga pagbabagong ipapasok ng Senado sa ating konstitusyon. Iisa lang naman daw ang kanilang hangarin na masigurong ang mga amyenda sa konstitusyon ay para sa interes ng mga Pilipino. Nilinaw naman ni Senator Aimee Marcos na hindi siya tutol sa charter change. Unang-una, naging maliwanag na kinakailangan may bagong batas tungkol sa PI. So, natumbok na natin yan, maliwanag yan. Hindi kami tutol sa Senado sa Chacha, di rin kami tutol sa PI o sa economic provisions. Ang tinututulan natin, itong sistema ng PI, na unang-una, walang batas, maliwanag kahapon. So, kailangan isabatas muna ang sistemang susundan, hindi itong bara-bara. Base sa schedule ng Senado, nakatakdang isagawa ng Senate Committee on Electoral Reforms ang pagdinig sa Davao City sa Biyernes, hinggil sa People's Initiative. Nanawagan naman si Zubiri na mag-move on na sa issue sa PI. Let's work together and move forward from this PI issue and let's start helping where the people need it the most, dun sa kanilang economic issue, yung gutom na nararamdaman nila, yung kakulangan ng trabaho, yung pagdagdag po ng sweldo, yan ang siguro tutukan namin na yan bilang Senado. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.